Peter Parker. Anyway, Parker TV. Like, comment, subscribe. Rapper din ako. Nice. Yo yo yo, what's up? Mother, father. Thank you. Bro. Yeah. Sa wakas. Yeah. Hello, good afternoon, and it's Sunday afternoon, and I think it's 9th of June 2024, and you are watching Parker TV. So, nandito ako ngayon sa bus, okay, actually ito yung SM, ayan, SM, you know SM City North, it's there you go. Ayan. Yan yung dome. At ito yung gagawin yung MRT papuntang Fairview. At syempre, ito yung MRT sa dito. Yeah, sa may Trinoma. Okay. So, bakit ako nagpa-vlog? This year, okay, I've been waiting for this moment. Gusto kong pakulayan ang buhok ko dati pa. Hindi pa mahaba po yung buhok ko. Hindi pa mahaba yung buhok ko. Gusto ko nang pakulayan ang buhok ko ng kulay blue. As in, striking light blue. Okay, so to make the long story short, nagkaroon ng pandemic. Tapos humaba na ng ganito. Hindi ko na napagupit. At kasama na rito yung dahilan na kung ba di ko na napagupit. Okay. Kasi that time, sumama rin ako sa mga dating site, okay, para makakuha ng afam, okay. So humaba siya at nag-decide na rin ako, hindi ko ito papaputulan hanggang hindi ako nakakapag-asawa. Pero gusto kong i-enjoy at dapat ipapakulay ko na ito, itong mahabang, okay. Kaso, bago ko i-decide na bumili ng pangkulay at ipakulayan sa iba, which is, yeah, magbabayad nga ako ng kung sino lang para lang makulayan buhok ko, kasi nga gusto ko makatipid, hindi ko kaya sa salon. So, syempre may TikTok ako, okay? So, I came across sa TikTok ni Ma'am, ito na, Ma'am Renelao. At si Ma'am Renelao, siya ang magkukulay ng buhok sa akin ng libre. I-sponsor siya. Actually, minessage ko siya. Tapos after months, nag-sorry pa nga siya dahil hindi siya naka-reply. Make the long story short, pumayag siya na i-vlog ko at ipopromote ko ang kanyang salon, which is Rene Lau Salon, na nasa Timog, okay? Mamaya ipa-flash ko yung address nito. Nitong salon niya. At ngayon papunta na ako sa kanila. After church, after kong makipagkita kay Sophia, makipag-monding at mag-church, kumain. So ito na yung pagkakataon para magpunta kay Ma'am Rene, okay? Ma'am Rene Lau. So, and itong si Ma'am Renelao, sabi niya sa akin na mga tanghali daw or umaga ng Linggo. Nung sinabi ko, ay hindi po pwede kasi mayroon po akong simba. Tapos bigla siya nagsabi, ay, are you a Christian? Opo. Tapos sabi niya, ako din, I'm a Christian. I'm from CCF, Christ Commission Fellowship. Okay, and actually, alam niya yung church ko na, which is Word of Hope, alam niya din niya. So, small world. Yung ipopromote ko na salon na isa pa lang Christian at bibigyan na ako ng libreng kulay ng buhok. At sabi niya na hindi lang basta kulay, bigyan niya pa ng parang treatment na maganda at talagang papakulayin yung buhok. So yung buhok na talagang gusto ko na kulay, okay? So ganito yun, ganito yung kulay ng buhok, ha? Ting! Ayan. Ayan siya, ayan. Ayan yung kulay ng buhok niya. Pero hindi yung
Ang ganda niya, no? Ang ganda niyang babae na yan. Tapos siya, sa likod, ganyan din. Striking blue. Kasi kadalasan nakikita kong blue, dark blue. Parang usual siya, usual. Okay, alam mo. Okay? Mukhang may nag-send na rin sa akin si DJ2 ng ano, ng pambili ko ng, yeah, bibili na ako ng mga upuan. At table, okay? Nag-send na rin si DJ Twin, okay? Nakita ko eh, nag-flash sa ano ko, nag-notify. So, yun. Mamaya, bukas ako bibili. Sakto, wala pala akong ano. So, mag-iba-vlog ko din yun, yung mga bibilin ko. Okay? So, yeah. So, pupunta na ako kay Ma'am Renelau. At syempre, iba-vlog ko, lalagyan ko ng reels, ilalagay ko sa aking YouTube channel, lalagay ko sa IG, lalagay ko sa TikTok, ilalagay ko sa FB. Yeah, ilalagay ko lahat. Talagang ipopromote ko siya as I promise. Okay? So, hindi na rin siya lugi sa aking gagawin dahil at least kahit pa paano kapag hoping na mag-viral, okay? Nag-viral. Siyempre, pag nag-viral, makakatulong ako sa kanya at lalo-lalo na sa akin. So, guys, magiging iba na ang kulay ng buhok ko. Magiging striking blue na at i-maintain ko na ito hanggang sa mga pangasawa ko. Or, ang magiging dahilan lang, actually, bitlag ko na yun, magiging dahilan lang ng pagpaputol ko ng buhok ko ay pag nag-asawa ko or pag kinailangan ipaputol trabaho abroad. Yun. Okay? Kasi nagtatangka rin akong mag-aral as a caregiver. Okay? So, next year ako mag-aaral as a caregiver. At panibagong event na naman ang buhay ko yun. Kasi pinag-isipan ko yun. So, focus muna ako sa trabaho ko ngayon. Kung saan meron ako, which is yung sales sa mga Australians. So, for this year, I'll just put it para makapag-focus ako. So, syempre, para makaipon na rin. At syempre, yun, hihingi pa rin ako ng sponsorship doon para makapag-aral. So, ayan, malapit na tayo. Nasa Victoria Station na tayo. Victoria. Yeah, Victoria. So, okay. So, let's go ahead. And I'll be right back. So tuloy ko na to. Ay babalik ako kapag malapit na ako, nakasakay na ako sa jeep at malapit na ako sa Tomas Morato. Okay? Yay, Parker here. Anyway, I'm excited now to have my new transformation when it comes to my hair. Quality TV, yeah. Hello guys, nandito na ako sa sa jeep. Sumakay ako ng kamyas. At itong kamyas na to, Project 23 ang Project 23 na jeep. Kasi ito galing ng Project 2, tapos yan didiretso dito. So Tomas Morato. So, dito po ako sumasakay lagi. Kapag gagaling po ng Kamias at Kamuning, sakay nyo lang yung jeep na Project 2 or 3. Okay? So, diretso na kayo sa Tomas Morato. Okay? So, mapakita ko sa inyo yung lugar. Of course, kung saan yung Rene Salon. Okay? Rene Lau Salon sa Tomas Morato. Okay? So, we'll be right back. Okay. Yeah. Hello guys, binabagtas na namin ang Tomas Morato. So, hanapin na lang natin kung saan yung Scout Fernandez. Scout, okay? Dito kami nag-build Scout. Para na pa. So, kailangan natin lang siguro. Kasi yung paikot, doon yung paikot.
tutuwa sa atin. Ah, ito na ata. Ayun ang Rena Salon. Rena Salon lang. Okay. Salamat po. Salamat po. Kasi, ano ko, na-sponsoran ako. Salamat. Hello. Ito na, nandito na tayo. Ang dali lang pala hanapin. Wow. Ayan. Guys, ito ang Chili's Resto. Ayan. So, doon ang ABS-CBN. Yung paikot na rin yun. Yun yung parang pinaka-center ng Tomas Morato. So, ayan. Dito kami nang galing. Galing ng Project 2. Ayan. So, Scout Tomas Morato Avenue. Ayan. Ayan. Ayun ang Rene Salon Lao. Rene Lao Salon. Okay, grabe. It's a blessing. It's a blessing na ma-sponsoran tayo. Grabe, minessage ko lang ito sa TikTok. Tapos ito. Yan na ako. Ito. Ayan. Rene Lao Salon. So, ayan. Grabe. Kumbaga sa ano. Ayan, no? Ano yan? Headway Salon. So, ayan. So, ayan. Rene Lao Salon. There you go. So, pupunta tayo dito. Ayan. Dito tayo. Ayan. Para ba? Ayan. There you go. There you go. Rene Lao Salon. Okay. So, syempre, mag-ano tayo. Mag-reels muna tayo. Okay? Reels muna tayo. Okay. We'll wrap back. Hello, guys. Pasok muna tayo sa salon. At, hanapin natin si Ma'am Rene. Okay? So, let's go. Pasok muna tayo. Tayo dito. So, ayan. Oops. Hello po. Good afternoon. Si Ma'am Rene po. Papunta pa lang. So, ito po ang kanyang salon. Wow, ang ganda. Puro mga artista talaga mga nag-ano dito. Yes. Wow, it's a privilege. Okay. Parker TV. It's a privilege na may sponsoran ako ni Ma'am Re. inano ko lang siya sa TikTok actually. Tapos, ayun. So, makukulayan ako ng buhok. Okay. So, wow. Ito. Grabe. Ayan, si Ma'am Re. So, kung pupunta kayo dito, grabe talaga. Para kayong artista. Kapag, ayan o. Ganda ng mga upuan. Yes. There you go. Ayan. Yun. So, ito ang kanyang salon, Ma'am Rene. Yes. Apo, yes. So, ayan. So, guys, punta na kayo dito. Mga followers ko, kung magpapa-ano kayo, dito kayo. Anong address nga pala ulit? 265 Tomas Morato Avenue Corner. Scott Fernandez, ayan. Pag nasa Tomas Morato. Kanina sumakay ako ng jeep. Sa Kamyas, so dito ako binaba. So kung hindi naman kayo mag-aano mag-jeep lang kayo, mas magandang way dito. Pero diretso in, may mga ano lang. Okay, sige. Andiyan na muna natin, okay? Right back, meron na silang mga yan, mga customers, okay? We'll be right back. There you go. Okay. Bye-bye. Let's go. Bye. Yeah. So, actually, naggulay lang siya dati. Naalala kong tatandaan niya akong kulay. Yung kulay lang na parang brown ba or red. Dati pa yun, siguro mga decade ago. So, tapos, yun. Tapos, naalala ko na mababok, nag-highlight lang dito. So, tapos, wala na. Wala nang ibang kulay. Wala, walang putol. Kulay lang talaga. Kasi,
magpapaputo lang ang lubok pag kakasal na ako eh. Mismong sa kasal, yun ang pinaka ano ko. Okay. Ano pa pangalan nyo? Norman. Okay, si Norman. Si mag-aasikasa sa atin. Okay. So, let's go ahead. So, kulay lang talaga. Hindi ko ito papaputulan. So, let's go ahead and set it up. Set up na natin yung ating hintay na lang natin. Okay? So, ito, mayroon siyang parang ring. Pagka nagbablog din si Ma'am Rene. Okay, we'll be right back. Yeah. Ang sabi, as day check, sabi mo, madudurog siya. Yung dulo lang naman. Yung dulo lang naman. Pero kung sakasakali naman, hanggang ma... Yung hawak nyo na ganyan? O, ito. Opo, itong hawak ko. Hanggang dito? Opo. So, mabubutol siya? Ganyan ang mangyayari? May tendency po maputol. Kasi mag-bibridge sa ayan ng mga 3 to 4 hours. 3 to 4 weeks. Kailangan kasi ito, sir, white kung gusto nyo nilang kulay. White? Kailangan pwede talaga po. Ah, okay, okay. Wet na sara. Okay, sige. Ah, sige, Ma'am Rene, kausap kita. Dapat niya medyo safe siya. Gusto mo pwede one bleach lang. One bleach? Pero medyo deep on blue pagka gano'n kasi bright masyado. Hindi, kung hindi naman puputo lahat. Kasi, ang mangyayari niyan yung... So, putol talaga ba siya? Mapuputol talaga siya? Masipol, pag ano, kasi try na rin po siya. Okay, sige, susugal ko na yun. Ang susugal ko na yun, basta makuha lang yung tamang blue. Kasi kausap ko naman si, ano, ewan ko kung papayag siya, Okay, we will write back. Okay. So, pagka daw light blue, yung ipinakita kong blue kanina na kulay na blue, may tendency daw na maputol kasi sabi kasi apat na oras daw ang sabi ni Ma'am Rene, okay, na bleaching. Pero, kung ganyan ang mangyayari, sige, susugal ko na lang. Basta makuha lang yung tamang, ano, ganyan yung tamang kulay na inaano ko. So, isugal ko na lang din. Mahaba rin naman to. Sugal ko na rin naman. Kung maputol siya, basta makuha yung tamang rin. Okay? We'll wrap back. Yeah. Si Madam, hello po. Ito na si Madam Rene. Hi. Okay, salamat po. Medyo meron daw problema sa buko. At salamat sa chance. Yes. Ang ganda niyo po. I thank you. Opo. So yan. So ako ay will medyo may problema daw yung buhok ko. Ayan. Kung nag-ano yung nag-cancel. Opo, kasi mayroon na yan naman daw po siya dun sa mag-aano sa Ma'am Rene. Pwede naman gawin. Basta matagalan. Let me serve Vince. Ayan po. Yan. Ba't medyo marupok yun? Napansin ko. First time yung po mag-color ng ganong klaseng... Hindi. Ah, nagkulay na rin po kayo. Okay, nagkulay na rin po kayo. Lahat na ng buhok na ano, na-encounter na namin. Kailan po na siya sa ibang hiyata siya ay nagkakaroon? You know, Parker, kung... Ito sasabihin ko sa iyo ang totoong hapo. Kasi talagang may damage ang buhok mo. Analyzation namin, kasi kami, ako, for 24 years. Madadari pa lalo sa bleaching yun. Ako, ikakat ko to.
itong portion na to kasi magiging useless to eh. Okay. Pag yung na-bleach to, pag nag-two times tayo ng bleaching, pag nagdalawang beses tayo ng bleaching, durog na to. Durog na po. Sayang lang so, yung... kailangan i-cut na talaga to. Itong portion na to ha. You know what? Porous na to eh. Ah, opo. Lalo tong medyo damaged na siya, no? Opo, opo. Lalo siyang madadamage. Opo. So, kayo na po ang bahala. Itong part na to, itong part. Pwede tingnan, i-bleach natin, tingnan natin hanggang saan yung pinaka-lighter na ma-release na kaya ng buhok niya. Oo. Doon. So, pagka yung baka hindi tayo dumating sa paint yellow, siyempre, hindi ba, hindi natin makaisikip yung ganung kulay, founded ko, kung walang sanded ko. Kasi, Parker, ang... Parker, talaga, hindi kailangan dyan. Oo. Kasi, ang ibig sabihin nila, you know, itong buhok mo, what, bago natin ma-achieve yung powder blue na yun na gusto mo, yung desire mo talaga, dapat umabot tayo sa level 10. Level 10 bleaching. Level 10 bleaching. Pero kung level 6, level... Hindi, yung bleaching na yung level na yun, leveling ng handle code po yun. Oo. Hindi po sinabing level 10, 10 decibels. Hindi po. Okay. Hindi, yung ibig sabihin ng level 10, yung tone, yung color ng buhok mo, doon, according to the, doon sa bleaching na, kaya lang ng buhok mo, yun yung, pwedeng one level lang yun, o two coatings, but not necessarily 10 coatings, no. Parang kung pwede, may buhok kasi na mabilis mag-absorb. Apo. Dalawang bleaching lang, kuha na kaagad yung, depende sa case ng buhok. Apo. Depende, oo. Parang skin yan eh, kahit anong galing mo mag-makeup, pag wala na talagang ibubuga, wala na tayong magagawa. Oo, so yun. Okay. I-cut mo. Yung ko lang muna. Mabasa ko lang muna. Ano, picturean ko? Ano po? Yeah. Picturean ko muna. Okay po. Hi, good afternoon everyone. Parker TV! Hello. It's a privilege. Oo, piling ko artista ko. Nandito si Mr. Parker the Vlogger sa Rene Lau Salon at Tomas Morato Avenue Corner, Scout Fernandez. Quezon City! Yeah! Punta na kayo dito! Punta na kayo dito, dito kang magpaano, pasalo. Ito yung aking mga new hairstylist, yung mga magagaling na hairstylist from Tomas Morato sa buong Quezon City. No other than Mr. Norman! Yun! One of the best hairstylists in, you know, hair cutters. No other than Mr. Vince! Yeah! So, it's a privilege! My favorite kasi in the most beautiful at mayroon siyang jowang Amerikano. Oh, grabe! Yeah! From Miami, Florida, San Diego, California, USA. No other than Ate Nitz. Hello, very Ate Nitz! Kaya naman pala eh. Diba? Pang-international, hindi naman. Hindi tayo vlogger. Oh, grabe oh. So I encourage you. Wala pa. Picture mo na. Pwede na akong mag-vlogger, Noy? Kailangan ba huling umuwi ng ano? Bulanggi. Oo. Tagal na? Tagal na. 1993. Ay, tagal na pala. So, ayan. Yung simula. Yeah. I-vlog muna natin yung simula. Okay, ayan. So, ayan. Inanuhan tayo may, na... May blue akong dada, ano? Powder blue. Yun yung parang light blue, no? Yung gano'n, no? Tunay yung salita, eh. Si Mama... Actually, hindi siya guwapo. Ikaw, maganda. Uy! May ganung lalaki. Ah, maganda, may, oh. Oo, may ganun ding babae, hindi maganda. Guwapo. Ah, guwapo, ah. Oo, no. Ang ganda ng ilong ni Parker. Salamat po, salamat po. Ang ganda ng ilong niya, no? Pang Miss Universe ang aking, ano. Ay, yeah. Nakakatuwa, yeah. Sarap niya na makausap, grabe. Diba? Sinana mong bikula ng magayon. Magayon, yeah. Diba? Okay. Apa. Okay. Magkano po, magkano kung sakali to? Magkano ang charge niyo dyan, Mr. Norman, kung hindi pag wala ako? Katulad nung kahapon, magkano yun? 11,000 yun? Grabe naman! Ano ka ba? Wow! Oo, kahapon, regular customer namin, 11,000, 6 hours in a while. Hindi yun blue, ah. In Jesus' name, pagpapalain ko. Ay, in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. May God bless you, okay? May God bless you. Ibalik sa inyo, siksikliglig umaapal ang biyaya. Ayaw ng Elshaday ng ganyan. You will be part of my prayer now, okay?
Vlogger na ito, no? Gali parang lasing si lolo mo, ano? Vlogger na ito. Grabe, pinagtutulungan ako dahil feeling ko special, special. Iba yung, hindi yan basta-basta ang color. Opo, opo. Hindi yan ordinary color na kinulat, no? Nga eh. Be, ano yan, medyo delikado yan. Mm-mm. Pag hindi expert ang Ano ko, I'm willing to, ano, to risk. Oo. I'm willing to pag risk. Pag hindi expert ang gumawa niyan, ang lalabas dyan, alam mo, tambunting punch. Pwede rin kayo sa ano, comedy, comedy bar rin. Napapatawa niyo ako ng ano. Pag comedy bar na rin. Like, oo, pag hindi expert, alam tambunting. Mo. Yes, pag hindi expert ang gumawa niyan, after 2 days, pagligo mo niyan. Yun na agad. 2 days, 3 days, no? Pagligo mo niyan, para kang nakikipag... Para kang nakikipagabunan sa alas 12 ng tanghali. Diyos ko yung buhok ko. Hindi blue. May excited na ako sa magiging resulta. Medyo matagal lang yan. Ano sige, sige. Kayang-kaya ko pong tiisin yan. At saka hindi ako maiinip. Pausap ko kayo. Uwin alis na ba kayo? Hindi pa. Mamaya. Hanggang magkano yan ang presyohan yan? Kasi special ko. Grabe, no? Yes. Palagay ko, si Lord na ang kumausap sa inyo para i-reply ako. Alam mo ba, dati yung buhay pang salon di Manila, kung naalala mo yung salon di Manila. Oo, naano ko, oo. Alam mo ba, ay, wala na. Alam ba kung mag-charge yung isang costume? Magkano po? 7 to 8 hours ang costume. Lalabas ang costumer, 60,000. Uy, grabe na. Oo, ganun si Finn. Maggupit siya, magkano'ng haircut niya. At that time, 5,000 siya gumupit. Ganon. Meron ngayon 16,000 gumupit. Sa BGC. Gupit lang yun. Grabe, no? Ganon ngayon. Kaya lang wala na mga pumapasok sa kanila. Kasi imbis daw na ano ipagpagupit ng 16,000 in everything, ikain na lang sa Paris. So dati kayo sa Salon de Manila nagtatrabaho? Hindi, panisirano ako. Ah, panisirano ka? Yung ibang staff ko dito galing sa Salon de Manila. Ah, bakang tension siya. Okay. Patayin muna natin ito. So, mga 5 hours pang nakaganito. At babalik ako, sabi ni Madam. Next, another day. Okay. So, I'm gonna put it. So, parang ang mangyayari sa akin, magiging kamukha ko si Legolas ng Lord of the Rings, yung kulay ng buhok. So, parang kukulayan siya muna. So hindi pa, babalik pa ako para for another layer. Yeah. So let's go ahead. Yeah. Okay. So ito na kulayan na siya.
So, medyo matagal pa to para i-bleach siya. There you go. Yeah, Parker here. Thank you so much. Yeah, we'll wrap that. Thank you so much for watching Parker TV. For more videos, vlogs, music videos, and performances, you can share, like, and subscribe. And you can follow me also on my Facebook page. Bye-bye, and thank you for watching. Anyway, Parker TV. Like, comment, subscribe. Rapper din ako. Nice. Yo, 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 what's up? Yes, mother, father. Thank you. Yeah. Sa wakas. Yeah. Take off. 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 Take off